Hi guys, so welcome to house tour number 44. Okay guys, so let's start the house tour dito sa harap ng property. As you can see, yung facade natin, kumami sila ng very neutral colors. May white tile and dark gray. Dito sa kanan natin yung sa ating two-vehicle carport, which is partially covered na rin because of this balcony natin. Oversized balcony yan, pero mamaya na yan. Sabay dun sa likod is may access ka rin papunta sa paligid or yung setback ng property natin. Sabay dito naman sa kaldaba is yung ating front lawn na pwede mong gawing landscape area in the future. And ang lapad natin, may included na mga bato na sabay meron ka na included dyan na puno. Ewan ko ng puno to. Itong front lawn natin stretch all the way to the left side of our property. And I also like the fact na itong portion na to is ginawa nilang simento, hindi puro grass. So if ever na umuulan, hindi ka na magpuputik rin if ever nagaling ka dito sa area na to. Okay, so dito naman sa side natin is yung ating front porch. Covered tayo by this portico. Portico. Sabay agaw, pansin rin talaga yung roofing natin dyan. Tatlong bubong yan na merong open gable design. And then dito may dalawang poste tayo dito. Sabay, this is your main door. Tara! Okay, so pagpasok mo from your main door, you will be welcomed by your main living space. So this is your living area. Sabay yung kitchen and dining area natin. Dito muna tayo sa ating living area. Ang una mo mapapansin dito is double height ceiling tayo dito sa part na to. And maaliwala siya because of this sliding windows. May pagka-French yung design niya. Pati dito may pagka-colonial style yung windows natin. Sabay meron tayong picture windows dito sa ibabaw pa to let more natural light in. So maaliwalas talaga maski medyo nakapatay yung ibang ilaw. Okay guys, so emphasize ko lang rin yung kagandahan if ever na ilalandscape mo yung side na to tsaka dito. So since malalaki yung windows natin dito, mas kitang-kita mo yung kagandahan ng landscape area natin if ever na magla-landscape ka dyan. So kahit saan ka tumingin dito, refreshing yung tingnan since may kita mo yung gubat na ginawa ninyo sa paligid natin. Okay, so dito yung inyong magiging media wall. Ayan, naglagay na sila ng fluted wall panel, so may accent lighting na rin. And then, ito yung staircase natin, very classic, no? Alam mo yung napapanood mo dati sa mga lumang movie, no? Ganito yun, di ba? Okay. So, dito naman is yung ating dining area. Ayan, napapaligiran ulit tayo dito ng sliding window, so maaliwalas. And then meron na rin ditong provision if ever na maglalagay ka ng drop light dito sa ilalim ng ating dining table set. Sabay dito yung ating kitchen. So dito sa kitchen natin, ayan, naglagay pa sila ng part na to. So siguro nag-act na rin to as a breakfast nook. Maglalagay ka na lang dito ng mga stools, bar stools. Stool tayo yun eh. Okay, so ayan, we have a U-shaped layout kitchen, may dual sink tayo, additional ventilation. Sabay dito yung placement ng ating gas range. So yung countertop natin is kulay puti na rin, medyo hindi siya quartz or granite. Parang tiles siya na malapad. Sabay ayan, puti na rin yung ginamit dyan sa ating cabinetry. Meron rin tayo dito mga backsplash. Very sleek and very clean looking yung pinaka kitchen natin dito. Sabay dito sa kitchen natin, kitang kita rin yung dining area and medyo kita na rin yung living area dito. So, kitang-kita mo yung kaganapan dito sa ating mga common area. Sabay, if ever na may events or occasion kayo dito sa inyong dining area, pwedeng-pwede mo buksan tong dalawang sliding door natin para hindi ganun karami or kasikip dito sa ating dining area. So, hindi yung magiging problema kung marami kayong bisita. Ayan, buksan nyo lang yan. Sa kaliwa natin is yung ating dirty kitchen. Sabay dun sa left side or dun sa likod ng ating two-vehicle carport is yung ating laundry area. Okay, so ayan. Laki na rin ang space. Pwede ka dito mag-set up ng outdoor dining table set. Now, on this side is yung ating, di lang siya powder room. Full toilet and bath siya. Meron tayo dito ang vessel sink, vanity counter, vanity cabinet, sabay yung toilet and shower area natin. So, nasa ilalim siya ng staircase. And may extra storage rin tayo dito. Ayan. So, ito yung staircase natin. Okay, so dito pala sa gilid ng kitchen natin, meron pa dito staff quarters. Ayan. Or pwede mo rin gawin yung guest bedroom since may ensuite toilet and bathroom tayo dito. Ayan.
May vessel sink, toilet, and yung shower area natin. Dito rin sa kitchen pala may access ah, yung pinto na to. Punta sa ating service area or yung laundry area natin. Balik tayo sa ating living area. So siguro perfect dito if maglalagay ka ng smart curtains dito since napakalaki rin nito. Or depende sa inyo, pwede rin blackout curtains para medyo magmukhang modern rin ng konti yung living area natin. Ayan, napakaganda rin ng potential natin para i-interior design nitong property na to, if ever. Para magmukhang mas modern pa, siguro mga i-upgrade ko dito. Lalagyan ko siguro ng cove ceiling dito sa dining area natin. And dito lalagyan ko na siguro malaking modern na drop light dito sa inyong living area. Para magmukhang in grande rin since ang dami rin nating exposure dito. Now let's go akit na tayo sa ating second floor. Tara. Okay, so from your staircase, pag akit mo din second floor, yung flooring natin yung unang mapapansin. Dito naglagay na sila ng wood parquet design. Ayan. So meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Limang pinto, yung tatlong bedroom dito is magsishare sa isang common toilet and bath. While dito sa master bedroom, may sarili kang ensuite toilet and bath. Okay. So this is your master bedroom. Dito sa side na talaga kasi ng geometric pattern design. Sabay dito, may colonial style na window tayo dito. Then dito, behind this door is your access to your oversized balcony. So ayan, ang dami pa rin pwede sigurong gawin dito. Pwede ka rin dito mag-set up ng isa pang garden and seating area. Siguro maglalagay ako dito ng malaking plant na mayroong malaking paso para matakpan ng konti itong poste na to. So, ayan. So, extended hanggang dito yung pinaka-balcony ninyo which overlooks dun sa inyong service area. Okay. So, dito sa inyong master bedroom, siguro magiging positioning ng kama ninyo is on this side. Pahaba. Ayan. So, maluwag pa. Pwede ka pang maglagay ng dalawang bed, side table, sabay. Pwede ka pang mag-set up dito ng desk, if ever. Sabay dito, is yung ating walk-in closet. Meron tayo dito ng vanity table, vanity mirror. Meron ka dito sa side na to. Built-in wardrobe. Ayan. Tsaka dito, lahat floor to ceiling. Sabay dito yung inyong pinaka-ensuite toilet and bath. Siguro sa akin, medyo nakulangan ako sa ilaw. So if ever, i-upgrade natin tong ilaw na to para medyo mas maging bright and mas warm kulay. Para goods na goods sa kulay gray na finish ng ating walls. May toilet tayo dito, sabay vessel sink. And then ito, shower enclosure natin, sliding door. And ito yung shower set natin. Kulay itim na rin. Now, next up, again, yung flooring natin. Pumasok na rin siya sa mga bedrooms and may wood parquet finish tayo dito sa ating flooring. So, itong tatlong bedroom na to is mag-share dito sa isang common toilet and bath natin. Ayan. Okay, meron tayong vessel sink. Malaki na rin. Yung toilet, sabay yung shower area natin na may shower enclosure. So, this is your bedroom number 1. Ayan. So, dito siguro yung magiging position ng kama ninyo. Ayan, sa tapat ng AC unit natin, which is window type. So, dito pwede ka mag-set up ng table media. Goods na goods pa rin. Siguro maglalagay ka na lang rin dito ng built-in wardrobe. Wala siya dito included na built-in wardrobe. Sabay dito sa kabila is yung ating bedroom number 2. Ayan. So, dito medyo kita mo na yung langit. Kita mo yung langit. Dito, kita mo na yung mga ano, medyo unobstructed siya. Pero may mga makikita ka pa rin mga bubong. So, ang positioning ng kama mo dito is on this side. Ayan. So, dito yung magiging table ninyo if ever. And yung inyong built-in wardrobe. While dito naman yung provision for our AC unit. Alright. Now, next up is yung ating last bedroom. Ito yung medyo malaking bedroom, pero again, wala siyang built-in wardrobe. Positioning ng kama ninyo, pwede dito kung hindi ka maglalagay ng table. Or pwede rin dito sa corner side, maglalagay ka pa ng table and built-in wardrobe. Okay. Ayan, so kita mo lang dito is yung wall.
kapitbahay natin. Dito rin pala sa second floor, meron pa tayo ditong space. So perfect dito if maglalagay ka ng console table or seating area, pwede rin dito. And then dito, kitang-kita yung double height ceiling natin. So yung part na to is overlooking dun sa ating living area. So alam mo na kung may tao dun sa living area ninyo or if may mga nanonood ng TV. Okay. Okay guys, so yung full details ng property natin is nandun sa description box. Pati yung selling price natin dun rin nakalagay. And if nagustuhan mo yung video na to, please don't forget to hit the like button and subscribe button. Also, don't forget to follow us on our social media accounts at Facebook, Instagram, and TikTok. And habang sinushoot namin yung video na to, nasa 6,200 subscriber pa lang tayo. Baka gusto nyo naman dagdagan yan. Click the subscribe button, guys. And then, that's it. My name is Jello. That's it for today. Thank you for watching. And then, see you on the next one. Bye-bye.